Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Dalawang bagyo sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility ang binabantayan ng pag-asa at posibleng magpalakas sa hanging habaga. Ang bagyong Jenner na nasa loob ng PAR inaasahang magla-landfall sa Luzon sa loob ng 24 oras. Wala pa man yan, kabi-kabilang baha at pagguho ng lupa na ang naranasan. May mga suspendido na ring biyahe at nakatutok si Rafi Tima. Hindi pa nangangalahati ang biyahe mula Bohol papuntang Dumaguete nang paghahampasin ng alon ng isang fast craft. Kaya ibinilik ng kapitan nito ang sasakyang pandagat sa Bohol. Ligtas naman ang lahat ng pasahero. Dahil sa gale warning, epekto ng habagat kahapon, ipinagbawal ang biyahe ng mga pump boat at maliliit na barko mula sa Angasil Port sa lungsod ng Lapu-Lapu. 4 pasahero ang stranded ayon sa ulat ng Super Radio Cebu, kaya namahagi ng pagkain ang lokal na pamahalaan. Sa norte, kung saan inahasang tutumbok ang bagyong Jenner, inuulan na ang lawag Ilocos Norte. Sa bahay naman ng Pulanggi sa Albay, binaha ang kalsada sa May Bicol University na nagdulot ng mabagal na daloy ng trapiko. Now ay nagsuspend na po ng pasok. Pinada pa rin ng malakas na ulan ang mga palayan sa Ligaw Albay na malapit na sanang anihin. Binaha rin ang mabababang lugar doon. Nitong Sabado naman ay nagka-landslide sa Banawi Mayuyo Road bunsod ng masamang panahon. Matapos ang clearing operations ay naging possible na rin ito bago mag-alas 6 ng gabi. Landslide rin ang dahilan kung bakit maraming stranded sa May Bontok Baguio Road nito ring Sabado. Market day pa naman sa Bontok. Araw kung kailan dinarayo ito ng mga taga-ibang lugar para magbenta ng mga ani. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras.